Hello, good morning, guys. Sa siya na sa maingay, medyo maingay din sa bahay. So, kasi may mga bisita ako. So, right now, I got this package from Shopee Philippines. I'm so excited. So, ito po ay malaking bagay para ma-release ang aming supa. So, ayan. So, mapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin from the start. So, sana panoorin niyo po itong video na to hanggang dulo para malaman niyo po ang technique kung paano maglinis ng supa. Tuturo sa inyo paano step by steps, no? Hello mga ka-jamming with jam. Andito na naman tayo ngayon sa ating bagong kaalaman. So, alam ko marami iba sa inyo ang nakakaalam na ng paano maglinis ng supa. So, yung iba naman hindi pa. So, ngayon, nag-research ako kung paano ako makakabili ng mga gamit na to. And then, tsaka yung isang vacuum na wet and dry. So, iba-iba yung gamit niya. Kung iba-iba kung saan-saan din gagamitin. Diba? For example, ito sa simento, sa labas, ganun. Pero ang pinaka-importante niyan ito. Bakit? Kasi ito po, gagamitin ko to sa paglilinis ng supa. So, hindi pwedeng gamitin ito. Hindi pwedeng gamitin ito. Matitigas kasi siya. Hindi rin ito lalo. At hindi rin ito kasi masisira yung supa. So, pinaka-safe na gamitin ito. Kung antel ang kung ang lilinisin na supa is ganun. No? So, ayun. So, ganito gagawin ko. Bali, malilinis tayo ng supa ngayon. Gamit tong sponge na to. So, bumili din ako na to sa Shopee para magamit ito. So, ang gagawin niya is, ito na yung palilinis mo. Instead na kamayan mo yung paglilinis, pagbabrush dun sa supa o kahit sa gusto nyo yung part yung linisin. So, ito mabibili tong ganito, 300 pesos. Then, ito nasa 1,000 yata. Then, later papakita ko sa inyo yung vacuum na wet and dry cleaner. Hello mga ka-jamming, andito ulit tayo. So, ngayon papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-dipline. Bago tayo magsimula, kung makikita niyo itong hawak ko, ito ay binili ko sa Shopee. Kasi kailangan ko siya para magawa ko yung dipline, no? Then yung isa na nandoon, yun, binili ko din siya sa Shopee. Yung dipline, siya, wet and dry na vacuum cleaner. So, yun. So, ang ginawa ko, chinek ko muna yung diameter nito kung magiging pasok ba dito. So, bago kayo bumili ng isang ng ganito, kasi hiwalay siya, hindi mo siya mabibili ng included. Kasi nga, ito pang wet and dry lang, talagang pang kotse lang. Then, ikaw bibili ng separate nito. So, yun nga, bago ko siya binili sa Shopee, chinek ko muna yung diameter nito kung papasok dito. So, nalaman ko na yung diameter na ito, pasok dito, kaya binili ko. Para at least pag salapak mo na ganyan, okay na. Higpit. So, yan. So, ang gagawin na ito mamaya, papakita ko sa inyo, magagawa na ito mamaya. Kasi ito yung makisimping tagahigop ng tubig o ng stain ng pinaglinisan nito. So, tuturo ko sa inyo paano siya panghihigop. Siguro may iba sa inyo, nakita na sa YouTube to, pero yun nga, pag ganito, bibili mo siya ng hiwa-hiwalay. Hindi mo siya mabibili ng kasama to. No? Sa pagkala, papakita ko din sa inyo kung saan ko siya nabili. Lalagay ko na rin yung link dun sa description box. So, para i-click nyo na lang siya at dun kayo bibili. So, umpisa na natin ng deep clean netong upuan namin ng pan-dining. Okay?
Sa mga natatanong po, regarding dito sa vacuum cleaner na to, ang magigibigay sa kanya na rating is 1 out of 5 is 5. Kaya sobrang ganda niya, sobrang gaan. Then, kaya niya i-adapt hanggang 12 liters. Alright guys, mga ka-jamming, ito naman natin susunod ang sapa namin. Kasi nakakokobera naman siya, so tamad lang. Pero itong part lang na to na yung kanina, yung may mga stain, yun lang ang nilinis ko. So yan, after 5 minutes na paarawan, so ano siya ngayon. Pero baka balikan ko yung ito. Kasi nga hindi naman binasa. So yun, continue ko na lang ulit. Sulit.com. Alright guys, tapos na tayo. So check natin yung laman nito. After natin maglinis, check natin kung ano yung mismong laman niya. Ooh, kung gaano kadumi ang aming supa. Ayan. Dito hindi mo makikita kasi pinilter niya. So dito pag-angat natin. Oh shit. Putik. So ayan guys, ang nasala after namin maglinis ng supa. So sulit tong machine na to. So gagawin ko is tapon ko to, lilinisin lang to. Then ayan, yan na yung puti ko. Oh shit, dahil puti. Oh, dahil puti. So ayan ang nasala niya after namin linisin ng supa.
So, naman sabi ko dito sa Fujihama, I give you 5 points. 5 out of 5. Sulit na sulit. Sa halagang 1,700 pesos, malilinis mo na yung sapa mo. So, yan. Thanks sa Fujihama. Guys, yung before and after. Pero bala ko siyang gawin ng second session eh. Ayan guys, nakita nyo ito kanina kung gaano ko dumiyan. Nawala na yung stain. At ayun guys, at dito na natapos ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo. Ilalagay ko po ang link sa description o dito sa post ko kung saan ko nabili yung mga ginamit ko para at least hindi po kayo mahirapan, no? And sana nag-enjoy po kayo. So if may time kayo, pwede rin kayo pumunta sa YouTube channel namin, Jamming with Jam. Hanapin nyo na lang po paano po gumawa ng DIY na neon lights. Meron din po doon. So pwede rin po check yung channel namin para at least magkaroon kayo ng idea. For example, yung mga gustong magpagawa ng neon lights, may mga business dyan. O kung gusto niya ilagay lang sa kwarto. So, meron po dun sa YouTube namin. So, in-explain ko po paano po binuo yung neon lights na yon. And also dun sa garden namin, paano po kami makakatipid. So, nandun din po. So, kung may time po kayo, pwede niyo pong i-visit yung aming YouTube. So, kayo na pong bahala. Sana po, ayun. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, paki-like po, share, and subscribe na rin po if may time kayo. Para po ma-notify kayo sa aming mga susunod na videos. Salamat po. Ito po ulit ang Jamming with Jam. At ang aking asawa ay nasa ibang bansa na. So ako lang po muna ang gumawa ng video na to. So hanggang sa muli, ito po ulit ang Jamming with Jam. Paalam! Woo!